Nasubukan mo na bang pumasok sa isang relasyon na walang label? Nasabihan ka na bang ulo-ulo lang ha, pero no strings attached? Ano ba yan? O naisipan mo bang pumasok sa isang relasyon pero natatakot ka sa commitment? Hi guys, welcome back to my channel, RJ Official. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, don't worry, no pressure. Halloween po sa inyong lahat. At dahil Halloween na ulit, ay pag-uusapan natin ngayon ang pinaka kinatatakutang multo ng bawat sambayan ng Pilipino. Char, ang commitment. Naku, pakitaan mo na lang yung mga kilala mong malakas lang sa umpisa pero kinalaunan ay hindi mo na maramdaman dahil takot sa commitment. By the way, ang commitment ay hindi lang sa relasyon kundi pwede rin ito sa trabaho, di ba? Pero bakit nga ba marami pang takot o hindi pa handa kay kumaring commitment? So today's vlog ay pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay, mga dahilan o mga sani kung bakit maraming takot sa commitment. At kung bago ka dito sa ating channel, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para mas ma-update ka sa mas maraming videos na i-upload natin dito sa ating channel soon. May kanya-kanya tayong mga dahilan kung bakit hindi pa tayo ready or takot tayong mag-commit sa isang bagay o sa isang relasyon. So today, magbibigay tayo ng mga ilang kadahilanan kung bakit yung iba ay takot pa rin sa commitment. Number 1, sino ba ang hindi nakakakilala ng LDR? Or long distance remittance sa mga momshies natin siya. Yung iba kasi ayaw sumugal sa LDR kasi mahirap daw need ng maintenance at dapat palaging connected. Nakakapagod. Mas matindi pag LDR kayo yung jowa mo, tapos siya, palaging may duda. Siloso, naku. Naku, kailangan nyo talaga maging shareholder sa trust company at mag-invest ng maraming trust para mag-work ang LDR nyo. Yung iba kasi, mas gusto nila andyan lang yung jowa. E syempre, sino bang may ayaw sa jowang andyan lang, di ba? Yung kasakasama mo lang sa work, or yung jowang kapitbahay lang para mas mabilis na ang cuddle-cuddle ba? Pero feeling ko sa mga nangyayaring pandemic ngayon, lahat talaga na-experience ang LDR as in lockdown relationship. Char. Kaya sa mga ka-LDR natin dyan, kapit lang. Kaya minsan mahirap talaga mag-commit lalo na pag LDR ang pag-uusapan. Number 2. Yung iba takot pang mag-commit ulit kasi hindi pa ready dahil naging mapait ang last breakup. Kaya na-trauma si Momoa. Kasi marami din naman talagang paasa. Mabuti lang sa umpisa, lalapitan ka, chichikahin ka, kikilitiin ka ng berry light, at ayun, hulog ka na sa kanya. Pagdating sa MU stage, di na itutuloy kasi natatakot mag-commit. Minsan pa naman, mas masakit ang breakup ng walang label kesa sa meron. Kaya kung ako sa inyo, pag di na nagpapakita, pa-blatter mo agad. Char. Number 3. Yung iba natakot din mag-commit hanggat hindi na-meet ang standards. Well, aminin natin, meron naman talaga tayong standards, pero yung iba, sadyang napakataas ng standards. Yung mga mahilig magbasa ng pocketbooks, yun yung mga kadalasan matataas ang standards. Naghahanap ng tall, dark, and handsome, may six-packs abs, executive ng malaking kumpanya, maraming kondo sa BGC, mayaman at galing sa kilalang pamilya. Wake up girl! Di ka na basta-basta makakahanap ng ganyan sa panahon ngayon. At kung meron ka mang mahanap, kilatisin mong mabuti, baka mas mahal pa yung facial wash niya kaysa sa'yo. Pero disclaimer lang tayo ha, hindi naman lahat ng single ay mataas din ang standard. Yung iba, di lang talaga ligawin. Kaya mga ining, pag di kagandahan, babaan ang standards, bumawi sa attitude. Gets? Number 4, ay feeling ko parang dito ako pasok. Marami ding hindi pa ready or takot pang mag-commit dahil sa edad nila. Dahil feeling nila masyado pa silang bata para pumasok sa isang relasyon. O di pa sila ready sa commitment. Natatakot sa mga magulang, baka malaman. Pero oo nga naman, kung kaka-20 mo lang neng, ay huwag ka magmadali. May tamang edad para dyan. Mag-aral ka muna para mas higit mong maunawaan ang salitang commitment. Mas maganda kung nasa tamang edad ka na bago ka pumasok sa isang commitment. Pero minsan kasi kahit nasa tamang edad ka naman, pag takot ka talagang mag-commit, eh takot ka talagang mag-commit. Diba? Number 5. May kilala tayong mga taong takot mag-commit sa taong hindi ka pareho ng paniniwala.
kasi naniniwala din silang hindi rin mag-work ang kanilang relasyon kung magkakasalungat ang kanilang paniniwala, lalong-lalo na pagdating sa usaping relihiyon. At nirerespeto naman natin, no, ang mga taong ganito na hindi nagigipag-commit sa isang tao hanggat hindi sila pareho ng paniniwala. Kasi may mga church din naman talaga na ni-encourage yung mga members nila kung magkakarelasyon man ay dapat kasama din nila sa church or kapareho ng religion at walang masama doon. Number 6, sa sobrang tagal mo ng single at NDSB, parang ayaw mo nang pumasok sa isang commitment. Yung iba kasi iniisip nila, ay sakit lang yun ng ulo, eh masaya naman ako kahit single. So maghahanap lang ako ng bato para ipukbok sa ulo ko. Yung iba naman, kontento lang na wala ng jowa, walang pinoproblema, at gusto na lang magsilbi kay Lord. Number 7, career over love life. Marami rin ayaw muna sa commitment dahil busy sa pagpapayaman. Busy sa career. Pero walang time sa commitment dahil workaholic si Momoa. Mas prioritize ang work over love life. Sana all. Well, kung pinaghandaan naman niya ang kanyang future, why not, diba? Sino ba tayo? Ha? Sino ba tayo? Sino ka? Ang commitment ay makapaghihintay yan. Tsaka mas bonggang pumasok sa isang commitment, lalo na kung gusto mo na mag-asawa, may ipon ka na, may bahay ka na, may stable job ka pa. Yung handa ka na sa forever na commitment na pampamilya. Ganarn! Number 8. Marami ding takot mag-commit muli, lalong-lalo na yung mga single parents. Meron na yung mga doubts and hesitations kasi may extra baggage na sila at baka di matanggap ng next partner. Gustuhin man nila mag-commit ulit pero may kaakibat na takot or baka ma-judge sila or baka di matanggap ng pamilya ng magiging next partner. Yung iba naman takot silang takbuhan pag nalamang may extra baggage na para sila. Yung iba naman takot mag-commit, baka maging instant parents. Pero di naman natin nila lahat kasi meron din namang mga successful stories. Marami naman akong kilalang tanggap sila ng next partner nila kahit may excess baggage pa. Pero may mga iba naman talaga na ang lakas baka single status sa social media. Pero ang ending, single parents na pala. Kaya yung iba pag nalaman nila, bigla na lang nawawala. Sana may mga ganong status din sa social media, no? Yung mga status, single parent. Para maset naman ang expectations ng mga nagbabalak. Eh, ang dami pa naman mukhang single sa social media, pero in real life, may extra baggage. Number 9. Ito naman, in general, pwedeng work-related. Yung feeling na takot ka pang mag-commit sa isang bagay kasi alam mong hindi permanente, alam mong lilipat ka, alam mong aalis ka, kaya mo mag-invest ng feeling sa isang bagay, sa mga kasama sa trabaho, sa place, kasi alam mong hindi ka rin dyan magtataga, lilipat at lilipat ka din. So ang hirap kaya mag-adjust ng ganyan, lalong-lalo na pag ina-atake ka ng separation anxiety, kaya ang hirap din talaga mag-commit minsan sa ganyang scenario. Kahit ako nahihirapan talaga ako mag-adjust, lalo na pag lilipat ka ng bagong work, new environment, new people, mag-unlearn ka na naman ng mga old things, new learnings na naman, di ba? It takes time talaga to learn na naman at nakakapagod yun. Sasabayan pa ng separation anxiety kasi mamimiss mo yung mga kasama mo. Kaya minsan mas gugustuhin mo na lang, ayaw mo na lang maging committed sa kanila, sa mga kasama mo. Kasi alam mo, hindi rin magtatagal. Number 10. Maraming takot sa commitment kasi ayaw nilang magpatali. Ibig sabihin, ayaw nilang hawak sila sa leeg ng karelasyon nila. Ayaw nilang pinapakialaman yung mga desisyon nila. Ayaw nilang may nagdidikta sa mga dapat gagawin. At ayaw nilang palaging may nakabantay sa bawat galaw nila. In short, ayaw nilang pinakikialaman sila sa lahat ng bagay. Kaya yung iba, mas gusto na lang nilang maging single at ayaw mag-commit para hawak nila ang oras nila. Marami sa atin ang nape-pressure kasi palaging natatanong, maganda ka naman, mabait pa, may stable job ka na, may ipon pa. Tumataas ng edad mo, bakit single ka pa rin? Or baka kasi na-overwhelm sa salitang commitment. Kasi ibig sabihin nito ay responsibilidad. Kung ayaw mo ng responsibilidad, mas mabuting umiwas ka na lang. Pag hindi ka pa talaga ready mag-commit, might as well huwag ka munang pumasok sa isang relasyon. Kasi makakasakit ka lang ng tao, madadagdagan pa ang kasalanan mo.
And that's our video for today. At ikaw, ano bang rason mo kung bakit takot ang iba sa commitment? Comment down below at pag-uusapan natin yan. At kung na-enjoy mo ang video na to, please give us a massive thumbs up and please like and share. And don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para mas ma-update ka sa mas maraming mga videos na i-upload natin dito sa ating channel. So again, this is RJ Official na nagsasabing, spread love, not hate. Goodbye!